So may adlaw di ay siya yung tanan, no? Ayaw mo katingalan sa kong intro ko, idol ako si Ilisog. O gusto ko may mong batos ni boss nato. So to na! So guys, no? Basta natingala mo na naka-cover all ko. So naabot magod ang NK classification to ganiha, naglipot sa de sa barko. Tapos gikan sa inspection, pagsaka na ko dere, nag-record din ko. So muna ni siya akong outfit. Tapos ayaw mong kagool, no, nga nung naka-cover all ko, basin hugaw ni siya, nisulod ko sa kabina. Wala ni siya akong cover all, hinlo ni siya. So back sa toon topic, ato ang atoon ang emergency generator og ang ipakita po nako sa inyo ang glimpse, no, sa main engine. Glimpse lang sa akong ipakita, no, para na suspense ba, para ganahan na po bumutan ako sa kunsunod na video. Lain kayo na ipakita din ako tanan, no, di na bumutan ako sa kunsunod na video, di na mo mag-like, man na mo subscribe. Without joke lang, kaning moto siya guys, no, emergency generator. Tapos makita po na to karon ang boiler, incinerator ug ang exhaust gas economizer. O sa mga purpose ana nila. So natadiri karon sa entrance padulong sa emergency generator room. Kita dayon ninyo, no, diri sa tuwang wala sa left side, sa mga wala kabaloon sa meaning sa wala. Ato ang emergency generator panel board. So, makita ninyo na ang iyahang mga switches diha, iyahang mga breaker. So makita na to, no, sa tuwang atubangan karon sa emergency generator ni siya, iyahang analog meter para sa kilowatts, sa hertz, sa amperahe, o para sa V, sa voltage 5, sa volts. Same pod sa mga battery na to, na puti analog meter para sa iyang volts o sa iyang amperahe sa main o sa emergency generator na battery. Guys, mount na ni siya ang atong emergency generator. Na in case na mag-fail ang atong mga main power source, atong main generators, automatic na muandar ni siya as backup power sa barko. Magpaandar anin niya kanin mga batteries. Okay class, understood? Ay, joke lang. So, balinta. So, na nakasulat, no, na emergency generator fuel shut off valve. So, in case, no, nga na ay may tabo dito sa sulod sa emergency generator room, kung tahay nasunog sa simba ko lang, no? Pwede na ito siya birahon para ang ihang source of fuel makat off kay lisod magod na musulod ta dito niya, nagkalayo na, di ba? Para lang patayon siya. So, ma-danger ang ato ang life. Di ba? Dili na ito kalimtan ang number one rule diri sa barko, no? Na akong naingon na itong last na ko na vlog, which is our safety. Tama. Safety first yung da-permented rin sa barko, no? Okay? So, welcome, no, sa engine room, guys. Muna ni siya ang ato ang engine room. So, there is a left side ang ato ang workshop. Makita ninyo, no, na ay mga tools dyan nakabitay. Di hapon may mag-welding guys or mag-overhaul sa mga gagmay na butang. Kini siya, ginatawag ni siya nga boiler. Guys, sa uban na mga barko, ang ilahang boiler dito kay dagko. Kaniya mga gamay kay ang ilahang ginapainit lang kay ang water na mo dere, na mo ang pangligo. Sa ubang barko guys, ang ginapainit sila ang boiler dito kay thermal oil. Nganong kailangan na mo'g steam? Nganong kailangan na mo'g thermal oil? So, ani na siya. Ang main engine na to guys, duha ka klase na fuel ang iyahang gina-intake. MGO o HFO.
So, ang meaning anang MGO, marine gas oil, og HFO, kay heavy fuel oil. So, unsay kalahian nilang duha? Si marine gas oil, labnaw, si HFO, lapot na siya. So, si MGO, gamit na muna siya pang start sa main engine o pang finish with engine. Tapos si heavy fuel oil, magamit lang na muna siya pag underway na mino. Or kanaganing nanami sa labod. Or basta mag-abot na niya yung desired na temperature. Kay tungod siya ang kalapot, dili na siya pwede ipakaon sa main engine. Dapat sana siya initon. Karon amang painit na niya kay ang thermal oil. Karon diri sa mong barko wala man mi boiler nga magpainit sa thermal oil. So amang painit dapod sa mong thermal oil kay ang exhaust gas or ang aso gikan sa tambutso sa main engine. Nakasabot. Kani pud siya guys. Muna siya itawag na muna incinerator. Bali ang mo mga oily rags diri sa barko. No, diri na mo ginasulod o ginasunog. Og na kay dumot sa mong kauban diri sa barko, isulod di mo sa dihan nga sirad ani mo nya sunugo nimo. Diwa na makabalo og asa siya no. Protic lang ana pero buhata. So katong topic nato ganiha di ba na about sa duha ka klaseng fuel. Kani siyang dako kayo nga box na makita ninyo no na bakal ni siya katong init na kayo naso sa main engine diri mo sulod. Paghuman katong thermal oil na kung ginaingon na mo'y mo painit pod sa tuang heavy fuel oil aron magamit na to siya sa tuang main engine kay musulod pod siya diri guys. Ginamintay na mo ni siya no ang ihang kahinlo sa sulod. Nga tanggalan na mo ni siya og carbon kay since kay magpainit ani niya or ang musulod ani diri niya kay asogikan sa main engine from time to time mag-accumulate jud ang carbon diri sa sulod. So ginalimpyuhan na siya no. So karon nakita na ko sa sulod ani niya na ay mga tubo. Tapos nangutana ko nila sir, ang gato daw ng mga tubo dito daw mo sulod si thermal oil. Si thermal oil mo toy magpainit sa tuang heavy fuel oil. Musulod si aso sa main engine, tapos ang iyang kainit, no, painiton niya itong tubo. Ang sulod sa tubo, tapos ito si thermal oil. So, mainit si thermal oil. Then, gina-circulate na siya guys, gamit sa circulating pump. What is a pump? Transfers liquid from point A to point B. Ayaw ninyo kalimti kay ipangutana na siya sa mga interview ini mag-apply mo og trabaho. So si thermal oil guys ano maglipot-lipot lang na siya diri sa barko. Tapos muna to si trabaho ni circulating pump na palipot-lipot to niya ang thermal oil diri sa barko. Ang circulation ni thermal oil guys controlled na siya sa mga valves. Bali gusto na siya pantuon diri sa port side tank sa heavy fuel oil, abrihan na mo ang port side na valve. O gusto po na mo sa pantoon sa starboard side na heavy fuel oil tank, muto mo gusto pa inito niya sa thermal oil, abrihan po na mo ang starboard side. So, subayan na to ning chimenea guys. Kanina nakita na to karon mo ni siya ang damper, no? So, unsa si damper? So, dili magud siya pwede na ang kainit sa main engine magsige lang sa init sa thermal oil. Kay masobra og init ang ato mga tubo dito sa sulod, mubaga to siya. So, ang purpose sa damper, pag naabot na niya ang desired na temperature sa thermal oil, automatic na isirado niya no ang padulong sa atawang exhaust gas economizer. Bali i-redirect niya ang kainit
or ang aso, i-redirect niya ang aso diretso na sa chimenea sa taas. Dili niya ipagion sa exhaust gas economizer. Karon pagbubugno na pud gamay ang ato ang thermal oil, automatic na pud guys na iya na pud ang abrihan ang gianan padulong na pud dito sa to ang exhaust gas economizer. Karon usin nagakontrol ani niya, ang nagakontrol ani niya kay hangin. So karon og subayon na to ni no kaning chimenea, kaning tubo, makita na to guys ang main engine, no, sumpay gud siya sa main engine. Ang ato ang control panel para sa to ang exhaust gas economizer og sa to ang duha ka thermal oil circulating pumps. Oops, dili na punta ko sa butob, no, bali sa sunod na punta. Salamat kayo sa pagtanaw sa tibuok video. Ayaw kalimot guys ha. Basin nasamukan na mo sa kuwa ba, pero sige lang good ba nagsamukan na good mo good cute bito ko. Kita binuhan lang. Salamat sa pagtanaw guys sa tibuok video. Continue to support my channel by clicking the like and subscribe button. Tapos pakiclick po sa notification bell guys. Tapos ibutang sa all aron kung mag-upload na po kung sunod ako na video, bali ma-notify na mo. So salamat kayo. Ilisog, i-recommend ko ni boss nato ibi. Basin di ay. Basin di ay.